I will repeat it. That is correct. There is no specific agreement on Ayungin. The gentleman's agreement is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea dispute. I do not deny that. Kakapasok lang na balita. Mismong si Pangulong BBM nagulat nang biglang pati siya gusto balaan ng mga inchik at gustong patahimikin sa Pilipinas. Batay naman sa nagsidati nga na balita, pinagbintangan ng China si Pangulong BBM na siya di umano dito ang nagpapakalat sa di umanong sinasabing Peking China trap matapos madulas si Harry Roque na ipapahamak talaga ni Duterte ang Pilipinas. 菲律宾方面一再指责中国以大欺小，而对其非法侵占侵犯中国南沙群岛领土的行径，菲方军舰1999年在仁爱礁非法坐滩，严重侵犯中方主权。但25年过去了，菲方不仅未履行承诺把军舰拖走，以期在仁爱礁上建设永久设施。 Ngunit batay kay dating Senador Antonio Trillanes, totoo ang sinabi ni BBM ditong trap at mayroong ebidensyang inilabas dito si Trillanes. Kaya panoorin kung paano ni Duterte pinlano ang lahat at ibubulgar na ito lahat ni Trillanes. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back-channel issue sa West Philippine Sea. Para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back-channel negotiator by then-President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Ang pagiging back-channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng Presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa Presidente. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng Seoul, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Ngunit depensa ni Harry Roque, totoong meron daw nangyari ditong usapan sa pagitan ng China at dating boss niyang si Duterte. Ngunit hindi daw ito yung sinasabi ni BBM na China trap, kaya bistadong bumaligtad sa China itong si Harry Roque. Yung gentleman's agreement na hindi tayo magdala ng mga construction materials to repair Sierra Madre. Mali yun. Kasi everybody knows na magpo-collapse na yung BRP Sierra Madre kasi ang tagal na yan, rusty na yung superstructure niyan, kaya kailangan i-repair natin. Yung pumayag si Duterte na hindi tayo mag-repair, eh, that's against our interest. Yun ang gusto ng China, mag-collapse, tapos wala na tayo. Eh, it's against our interest. Talagang dehado tayo sa gentleman's agreement na yan. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.